mga kayubi, mga ka-agri, mga ka-tebolats, kasama ko dito si Dave. Hi, Dave! Hello. Yan, so si Dave ay Dave, ilang ano ka na dito? Sige lang, gawa ka lang dyan. Ilang buwan ka nang nag-aano ng vermi? Limang buwan ka na. Wow. So, ano yung ginagawa mo ngayon? One side po at saka nagano. Hahalo. Naghalo. Okay. So, magpapakain ba kayo ngayon ng bulate, Dave? Bukas na po. Bukas na. Oh. So, didiligan nyo pa ba yan mamaya? Ligan pa po. Okay. So, didiligan. Dave, taga saan ka? Mindanao po. So, saan sa Mindanao, Dave? Sa, ano? Butuan. Butuan, Dave. Batiin mo muna ang iyong mga kasamahan sa Butuan. So, yan. Si Dave po ay taga Butuan. Dave, harap ka dito. Batiin mo muna ang iyong mga kapitbahay, kabarangay, ang iyong mga mother and father para makita ka nila, Dave. Dave, harap ka dito. Dito, Dave. Upo ka dito para kitang-kita ka. Ito po si Dave, ang inyong pong anak. Dave, pakilala ka na. Dave. Wala namang ano doon. Ha? Ayaw mo nang bumalik sa inyo, Dave. Dave, siguro meron kang pinagdadaanan, no? Yan, so, pasensya na daw po, sabi po ni Dave, kasi po meron po siyang pinagdadaanan, no? Kaya po siya andito sa Nueva Ecija. Dave, bilang ano ka na dito sa Luzon? Ilang taong ka na? 9 months. 9 months pa lang. Wow, 9 months pa lang si Dave. So, simula noong nagkameron ng pandemic, hindi makalabas, pero wala ka din naman gagawin sa Mindanao, kaya nagpunta ka dito. Oh. Iyan. So, yan si Dave, no? At si Dave ay isa na pong technician dito ng vermiculture and vermicomposting. At Dave, mahirap bang mag-alaga ng bulate? Hindi naman. Pero marunong ka na mag-Tagalog, Dave, kasi naunawaan mo na ako eh. Nakakaintindi ka naman, Dave, no? Oh. Iyan. So, kailan ka pa natuto mag-Tagalog, Dave? Matagal na. Oh. Sa inyo, sa Mindanao din. Oh. Wow. Actually, galing din ako ng Butuan. Meron ako dyan mga kaibigan sa Butuan, no? At meron din silang bulatihan at saka cacao farm. Kaya ako'y nakakarating ng Butuan. Malayo pa din sa amin eh. Butuan. Malayo pa. Ah, malayo pa doon sa main city. Oh. Oo. Malapit kayo doon sa Pali para ng aeroplano. Malayo pa. Sampranz. Ah. So, magsasakay ka pa ng bus, no? Tama? Yun yung bus na doon, eh, no? Sa Butuan. Yan. Nitong Pasko, andito ka din, Dave. Kasi hindi ka umuwi, eh. So, talagang minahal mo yung ating mga tebulats. At nakita ko, ang tataba ng bulate. Dave, patingin niya ng bulate mo. Yan, para titingnan po natin ang bulate ni Dave. Dave, malaki ba yung bulate mo? Malaki ba yan? Tignan natin, Dave. Kasi baka makita mo sa kanila. Yan, yung kanyang bulate. Mas malaki. Yan. Hindi, okay lang yan. Para marami, pakita mo sa kanila na yung production ng bulate sa ganitong system ay malalaki, hindi maliliit, no? So yan, mga kayubi, oh, tataba ng bulate. Ang laki ng bulate ni Dave, oh. 12 inches. Yan yung alaga ni Dave. At ang kanilang nito ay simento lang, no? So, simento, tapos meron silang earth padding, no? Pero may ginawa kayo dito ngayon, no? So, tinanggal nyo na yung isang side ng no? Simento. Ng simento para... Hollow block pala. Hollow blocks, no? Tinanggal nyo yung hollow blocks para yung ganyan. Tinanggal po nila para itong side na to ay magamit po nila, mga kayubi. So, yan ang kanilang ginawa po. At kasi pumapasok po yung farm nila sa production ngayon ng paggawa ng 45 vermicas. At target po nila na initially makagawa sila ng 200 to 400 bags, no, per month, no, sa pamagitan po ng kanilang technology na ito. Kasi ang dami na po nilang bulate. So, yan po yung kanilang Actually, nag-start lang ito dito. Dave, kailan lang ito nag-start, no? September ba? Hindi, oh. November, di ba? So, November lang ito nilagay. And then, nagulat ako na
lahat ng ito, no? Ito dito din po sa kabila, ayan makikita ninyo, meron diyan, no? At tingnan pa natin dito, no? Meron pa din dito, yan mga kayubi. Yan. So makikita niyo yung kanilang production, itong side na to ay i-harvest na nila yan, no? And then ito naman ay i-lalatag nila ulit, katulad ng ginagawa ni Dave, no, mga kayubi. Yan, so ganyan ang ginagawa ni Dave, inilalatag niya. So itong side na to, yan ang kanyang harvestin after few days, then ito ay kanyang inilatag na ganyan kasi magpapakain ulit sila. So napakasimple ng kanilang ginagawa, pero yan ay systematic. Excuse me, wala po tayo Omicron, no? Dahil tayo lang po ay may konting allergy pag tayo ay nandito sa farm kasi marami ditong allergens and pollen. So, discover pa natin yung talent na na-acquire ni ito, anong pangalan mo nga ulit? Dave? John Dave. Ha? John Dave. Okay, Dave, tama ang tawag sa'yo. Uh-huh. No? So, yan. Yung talent na na-acquire ni Dave in 2 months' time. So, yan. Nagdidilig kayo niyan, tama, Dave? Oo. Uh-huh. Yan. Araw-araw ba kayo nagdidilig? Kasi mainit na rito eh, oh. Mga isang araw. Isang beses? Oo. Uh-huh. So, daily, nagdidilig na, no? Uh-huh. Kasi gawa ng ano eh, mahangin. Tapos, kung makita nyo itong area na to, mga kayubi, no? Kung makita nyo po yan, no? So, mahangin na, tapos mainit na dito sa parting north kasi hindi na masyadong umuulan. Kaya, mabilis matuyo, no? Ang kanilang warm bed. Kaya kailangan nilang magdilig daily. Yan. So, ganyan kasipag si Dave. Imagine, from Mindanao, andito siya sa north. No? So, hindi ka naman lonely, Dave? Lonely is the night? Hindi naman? Okay. Kasi ang lawak naman ito. Ang dami mo naman pwedeng galaan dito eh, no? Yan. At may mga kasamahan ka pa ba sa Mindanao, Dave? Meron. Yan. So, meron ka naman pala mga kasamahan dito. Ano ba? Pinsan mo? Kaibigan? Kaibigan mo lang. Ah, kaibigan lang. So, yun, mga kayubi, mga kaagri, mga tebulats, meron po siya mga kaibigan dito din na taga Mindanao, nakasama po niya. So, at least, meron siyang kausap, hindi naman siya maboboard kasi meron siyang, para sila ng ano, walang language barrier sila. So, kaming dalawa ni Dave, meron kaming konting language barrier kasi syempre, nahihirapan si Dave mag-adjust sa akin. Dahil ako yung Tagalog, talagang ayoko na mag-aral ng ano eh, ng salita ng Bisaya. Kaya konti-konti lang yan, pa-konti-konti na marunong po ako. Pero kung mag-aaral pa ako ng dire-diretso, mahihirapan na. Dahil tumatanda na po tayo. So yan, napaka-simple, simple at basic yung kanyang ginagawa. Kaya po mga kayubi, huwag kayong aalis doon sa simple and basic preparation. Kasi later on, yung simple and basic preparation na yan, yan yung magtuturo sa inyo ng para mag-decide kung ang inyong production ay gagawin mo into commercial scale. Ano po? Ayan, mga kayubi, mga kaagri, mga tebolats. So tayo po ngayon ay after New Year ay andito sa Nueva Ecija. Yan po ang ating unang inaayos ng mga farm sapagkat sa kanilang lugar ay hindi na umuulan. Ano po, kung makikita nyo mga damo dito ay halos kulay brown na. Samantala sa Laguna, halos ayaw tantala ng ulan eh. No? Lalo na sa parteng Siniluan, no? Dyan sa Aplan dyan. And Mount Makiling. No? So ganyan din sa parteng Quezon, maulan. So tingin ko mga kayubi, mga tebolats, available na ang bulate dito sa Gapan, Nueva Ecija. Ilan ang volume? 500 to 1,000 kilograms ng African night crawler.
So kung kayo po ay nangangailangan ng African Nightcrawler, huwag niyo pong kalimutan na ako po ay i-chat privately. Michael Cagas, no po, ang aking pong cellphone number ay 0977-658-2940. At kami po ay handang tugunan ang pangailangan po ng ninyo sa Vermicast at African Nightcrawler kung kayo po ay malapit dito sa Nueva Ecija. Sapagkat ulitin ko po, ang stocks po namin ng worms ay 500 to 1,000 kilograms. Yan. Maraming salamat po. God bless us all.